Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Malayat yun. Tayo malayan dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas Balita TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, lagot na, exposed na, positive. Franz Ruiz di nakaligtas sa test. Senado sumabog sa galit sa natuklasan. At yung play na natin, wala laman na to. Ito ang nakakagulat. Senator Raffy Tulfo ipapa-background check ang mga Ruiz. Tulfo gustong busisihin ang mga Ruiz dahil base sa testimonya ng mga testigo ay tagang ma-influensyang tao sila at magiging sa karating bayan ay kilala at kinatatakutan sila pati ang mga pulis doon na kontrol nila. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging tiri ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, hahalungkati na rin ng mga senador at totoong pagkataon ng mga Ruiz dahil duda nila ay may malakas itong kapit. Background nila ay bubusisihin kung konektado ba ito ang mga makakaliwang grupo sa mga drug lords or di kaya sa mga police. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, manggugulay lang tapos apat na abogado. Wow naman, tama, dapat kalkalin ang buhay ng Francine. Bakit ba hambol at paawa effect? Inday, hindi bobo ang mga senators. Lumang tugtugin na yan. Very clear, konektado sa mga pulis sa Mindoro Police na mukhang datong weekly kutong. Yan ang sandigan ni Franz Abuser Ruiz. Dapat lang na ipa-drug test din ang mag-asawang iyan. Baka naman gumagamit niyang yan kasi hindi naman maiisip ng matinong tao ang marakit ng ibang tao na walang kalaban-laban kung talagang matino ang kanilang pag-iisip. Pero kung na-impluensya na yan ng alak o ipinagbabawal na gamot ay madali na lang isa-isang tao ang gumawa ng mga bagay-bagay na talagang hindi katanggap-tanggap kagaya na lamang ang ginawa nila kay Nanay LV na hindi pagtrato ng tama. Hindi pa ipapasweldo, hindi pa pinapakain ng tama, tapos sinasaktan pa nila. At hindi lang basta-basta pananakit ha, binubugbog talaga nila si Nanay LV. Sa sobrang pangbubugbog ay nabulag tuloy si Nanay LV. Grabe talaga, kung ako ang tatanungin, hindi tao ang bumugbog kay Nanay LV kundi isang demonyo. Hashtag pa-drug test na yan. And napupunta lang saglit dun sa ambush. Diba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions against Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niya po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala? Wala po yun. So bakit ang dami yung abogado? Mm-hmm. Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang dami yung abogado. Bakit naka-afford kayo ng napakaraming abogado? No. Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre? Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000. Tapos yung... 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sabi mo nung nakarapadrinig, 10,000 lang? 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang pinautang yun? Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril o? Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa eh. Kasi kung... ano sila eh? Persons of interest dun po sa pagpasok sa bahay nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayo mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin, baka meron silang kamag-anak na police o dating police o militar, dating militar o NPA. Kasi... hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect, alam niyo po yan, ano po, or person of interest. Kasi pag 1 plus 1 mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file po ba kayo ng income tax sa BIR? Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinail niyo ng last year? Pagkatanda, Your Honor. Ay, hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Pagkatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo? Opo. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala, okay, sige. Sa mga drug lord?
Wala po, Lalo, Your Honor. Drug Lord? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair, with the permission of Senator Tolpo, hindi naman ibig sabihin na porque wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na eh kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime, lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Sir Tulpo sana, tanungin ko sana itong... Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung prospect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na inkwento ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaaring nga wala siya kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumasto siya ng pera. So yun eh. Kaya dalawa yung tanong ko eh. Diba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaaring nagbayad ka ng pera. Yun. Kasi nga paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now ang tanong, yung trabaho niyo po, sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nag-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan? Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nag-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo niyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Di pa rin sa okay, no. May sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayan. Yun eh. So, ibabalik ko sana sa PNP. Nung pinuntahan niyo po yung bahay, nung sa ambush, so meron po kayong mga casing na na-recover. Naginawa niyo na po ng ballistics. Meron po kayong nakuha mga fingerprints. Sir, nung gabi ng 12, sir. 12, 9 p.m. So, doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. So, wala na-process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro. Yung area, wala pong nakitang slug na recover po doon. Walang slug? Wala ring cartridge cases. Wala po. Walang cartridge. Kasi sabi nagpaputok daw, pataas ba, pababa? According po sa kanyang statement, sir, is pababa yung putok sa kanya. Ilang putok daw po? Dalawa daw, sir. Dalawa? Saan po tumama yung dalawang putok? Sabi niya, sir, is pababa. Kaya po, sa sahig? Sana, sir, kaya lang nung pre-nasis nga ng ating... Kaya po, sa sahig ba? Nung nagpaputok, saan ba yung pinaputok sa sahig? Sa dingding? Sahig po. Sahig. Ano po yung sahig? Semento, tabla? Semento po, tapos may kawayan. Okay. Sa baba. Okay, chinek niyo ba yung semento, kawayan, kung meron tama ng bala? Yes, sir, if I may, nandito po yung team ng forensic group natin na nag-conduct ng okay. Crime process. Okay, nasaan? Pwede makausap? Prenosis niyo, kayo po yung nag-process, ano? Sir, upo kayo, sir. Okay. Gusto ko lang po malaman kasi ilang beses nagpaputok, Sir Dodong? Twice? Dalawa po. Dalawa, tapos sa pagkakala mo kung kaya mo, 45, 9mm, 22, 38, sa pagkakala mo lang? Nakita lang ko po ang... Malaking baril ba yun? Maliit? Maliit lang po. Ang putok niya okay. Po, ikot. Revolver. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Po, Or pwede rin 357. Opo, umiikot. Umiikot, okay. Opo. So, sa semento pinaputok. Okay. Prenosis niyo yung crime scene. Meron ba kayo nakita doon na tama ng bala sa semento? Good morning, Mr. Chair and Your Honor. Pinrasis namin thoroughly yung crime scene. Can you first identify yourself? You are... Nag-vote police... ka naman kanina, no? Nanumpa ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. And then, administer the oath. Comsec, saan yung comsec natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. So, pinrosis niyo yung crime scene. Sabi niya, dalawang beses nagpaputok o revolver. So, it could be 38, 22, or 357. So, meron ba kayo nakita ang tama ng bala doon sa area, sa semento, na kung saan sinabi ni Sir Dodong noong nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay. Wala kayong nakita na kahit na agos, I mean, yung tibag ng semento? Wala po, Your Honor. Okay. At wala bang CCTV doon sa area?
Wala po, Your Honor. Is it possible na yung bala ay hindi tumama sa semento, baka tumama sa isang siwang at lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, Your Honor. So it's possible na tumama doon sa siwang? Lumusot, Your Honor. Pa. Okay, so hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tingga? Kung yun pa yung sumuot sa siwang? Sumuot, Your Honor. Sumuot? Yes. Okay. Okay. So sumuot sa siwang. So anong kalibre? Wala po kaming nakita. Sabi mo sumuot. Eh, wala kang nakita. Your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kaming nakita na bullet doon. Sa... So ano yung sinuotan? Paki-describe nga. Your Honor, yung condition po ng wall noon ay palitan po siya na bamboo, then space, then bamboo. Kaya nga. So doon sa may space, maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po noon, Your Honor, ay rice field na. Kaya nga, kahit na, hindi, sa ilalim kasi, di ba? Sa hig, sabi mo, cemento, bamboo, space, bamboo, cemento, space. So, ibig sabihin, hindi nyo ba tinignan doon sa ilalim? The reason why I ask you this, para kung ma-recover nyo yung tingga, pwede nyo pagdating sa forensic na examination, pwede nyo ma-imatch yun sa mga baril na later on pag na-recover. You follow me? Yes, so, ba't hindi nyo ginawa? Chinek namin, Your Honor. Chinek, wala kinakita talaga. Totally, thoroughly. Yes, Your Honor. Is that a possibility na sinabi nung victim na pinaputukan siya and hindi nyo nakita yung tingga, hindi nyo na-recover? And why is that? Wala. Yung crime scene processing namin, sir, after drugs namin with effort and thoroughly, wala talaga. Ano ba ginagamit yung mata lang? Yes, Your Honor. Wala ba kayo yung device na para ma-check o matuntun yung isang tingga? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba yun? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba nakadetect ng tingga? Possible, Your Honor. So, wala kayong ganun? Wala, Your Honor. Well, then, therefore, dapat you start procuring or securing that kind of device para next time hindi kayo pupunta dito sa amin sa investigation. Sabihin nyo, wala kami nakita. Palaging wala. Para ang pinapalabas niyo sinungaling yung victim. Diba? So it's time for you to secure that. Tama. Now, babalik po ako doon kay Sir Dodong. Dodong, paki-on yung mic. Apo. Pumasok po yung riding... ilang suspect po na nakabonet? Nakabonet po. Ilan sila? Isa lang po na pumasok. Tapos, meron pang nasa labas? Opo, galing sa... Sa labas, chief ang pinto. Okay. Nagulat ako. Mm-hmm. Nagtanong naman siya po, dito ka pala nakatira eh. Mm-hmm. Sabi niya eh, hindi tahimik ako. Hindi, mm-hmm. Sabi niya, dito pa lang ka nakatira eh. Na, kung ko, tahimik ko, iikot ko sa bahay. Sabi niya, hindi, mamaya, balik naman siya uli, iikot na ng bahay uli. Sabi sa kuan. So ibig sabihin, hindi siya mapakali? Labas, pasok, ikot siya, pasok, ikot. Oh, bakit ikot. Ka ginagawa yun? Naghahanap ba siya ng baka meron kang kasama sa loob ng bahay? O hindi siya mapakali? Sa tingin mo, bakit? Wala mo, ako lang isa sa bahay. Okay. So labas siya, ikot siya ulit, tapos? Ikot siya, takbo na ako sa palayan. Okay. Yun ay matapos magpaputok o? Tapos na po, nagpaputok. At sandali, pumasok siya sa bahay. Opo. Tapos tinatanong kung, dito ka pala, sabi niya. Opo. Pagkatapos, nagpaputok siya. Paputok sa labas po, sa may bomba po. Ako naman. Teka muna, nagpaputok siya sa bomba o sabi mo kanina semento? Pataas lang putok po. Pangalawang putok na yon. Opo. Yung unang putok, pababa. Opo. Tumakbuka sa palayan, madilim. Madilim po, sa palayan po. Okay. So, nagpaputok ka pataas. Opo. Ano yung bubong mo? Nipahat, dingding, yero. Wala po, doon na sa labas po, kataas na lang niya po. Ah, sa labas na siya? Opo. Nagpaputok. Okay, prenosis niyo ba yung labas? Yes, Your Honor. Ano kayo nakita ng tingga? Wala po, Your Honor. Okay, so ngayon, magpaputok sa taas and then lumabas niya sa tumakbo sa palayan. Takbo na ako po. Tumakbo na. Okay. Walang sinabi habang... Wala po. Nagpaputok? Takbo na lang ako po, takot ako eh. Okay, pagkatapos mo makatakbo kayo, hindi kayo hinabol? Hindi po. Okay. Pagkatapos noon, saan ka dumiretso? Doon sa kuan po. Sa Tinangra po. Okay. Tinangra po. Yung bahay mo ba? Meron bang ibang mga tao doon na kapitbahay? Layo naman ang mga bahay doon po eh. Ah, kasi secluded? Opo. Okay. Hindi ka nagsumbong sa barangay, sa police? Hindi po. Papunta kami sa Tinangra, dumating namin doon, may police na. Hmm. Ah, bakit may police? Tinawagan mo? Hindi po. Okay. Sino dumating na polis na responde? Sir, that night, nung nangyari ng insidente, tinawagan ko yung jefe. Address the chair, Kaya Madanam. Sir, Your Honor, sir. Go ahead. That night, sir, nung nangyari ng insidente, tinawagan ko yung jefe ng Paluan, MPS. Sir, pero how did you know about the incident? Paano karating sa'yo? Tumawag kasi po ang aming regional director.
paano nakarating sa regional director na meron nangyaring putukan? Hindi ko na po masasabi. For the record, Senator Tulfo, it was through the initiative of this representation when it was brought to my attention by certain media personalities that an incident happened concerning Dodong. So since this is a continuing investigation, your chairman took it upon himself to call Police Brigadier General Joel Doria, and probably General Doria was the one responsible for contacting his junior. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hilang at komento tukol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po! At yan yung ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, no? At yan ngayon patungkol na investigasyon ng ating mga senador, no? Dito nga sa pangyayari kay Nanay LB at dito nga yung itinuturong sangkot dito na si Franz Ruiz na kung saan tila nga ba ay nais busisihin at talagang investigahan mabuti itong mga pangyayari sapagkat nga itong Franz Ruiz tila nga ba talaga malakas yung impluensya nito mga kabalita natin sapagkat nga sa abogado pa lamang talagang iba-tiba na talagang ilang abogado ang kinuha nito mga kabalita natin, no? Apat na abogado nga mga kabalita natin na kung saan tila nga ba rito malawak yung impluensya nitong Franz Ruiz na to mga kabalita natin na kung saan dahil nga rito tila nga ba, no? Yung mga pananaad ni Franz Ruiz na patungkol sa kanyang mga abogado na umano'y kanyang dinabayaran niya ng halos 200,000, no? Mga kabalita natin 10,000, no? Kada present ng mga abogado daw umano mga kabalita natin na tila nga ba hindi naniniwala yung ating mga senador dito at talagang dito nga, no, yung kanyang sinasabing tila nga ba negosyo lamang ito yung nagtitinda lamang daw ng mga gulay, no, mga kabalita natin. At dito nga tila nga ba talaga hindi ka panipaniwala sapagkat nga sa abogado pa lamang talagang doon malalaman at masisilip nyo na kung gaano kalawak o kung anong merong impluensya itong Franz Ruiz nga. At dito pa nga mga kabalita natin yung pag-iimbestiga sa nangyari nga dito kay alias Dodong na talagang inais malaman at matukoy yung talagang bumaril dito na kung saan talagang masusi nga tinitignan ng ating mga senador lalong-lalo na si Senator Rapi Tulfo at masusi niyang tinatanong yung mga pangyayari o yung nais gawin nga sa kanya. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahalang magkomento sa iba ba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinas Balita TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito man lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.